Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Love you, anak. Thank you very much. Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay lang po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga Kaldab. Dito, mga Kaldab, kita nyo naman po, sinabi yan ni Alden Richards na nakababa po yung mic. Hindi niya sinabi na pagbati na Happy Mother's Day, pero yung mic niya nakababa. Dito mga Kaldab, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag. Sabi ko nga po sa inyo, may mga video na kailangan nating ipakita, mga video na mahirap nga pong ipaintindi sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Ako naman po, nagbibigay lang po ng update. Kumbaga, binibigyan ko lang po na mga kaganapan sa mga taong nagsasabi po ng fake news, sa mga taong nagsasabi ng kumbaga mali yan, etc., etc. Okay lang po, mga Kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, depende pa rin po ito sa pananaw ng iba. Depende pa rin po ito sa mga taong nagre-react po lagi sa sinasabi natin. Naglalabas lang naman po ako ng mga ebidensya at resibo kapag maraming nagre-react. Kasi kumakalat po ngayon, mga Kaldab, yung mga issue na naman po about kay Mengay sa kasalan, di po ba? Normal lang naman po, pero sa punto na yan, mga Kaldab, sabi ko nga po sa inyo, depende na lang po ito sa mga nagre-react, sa mga nagsasabi ng fake news, sa mga nagsasabi ng ayan na naman si Mr. Destiny bumanat na naman, ayan na naman nagbigay na naman ng mga throwback video. At least dito po sa pinapakita kong video, totoo. Di po ba? Hindi po gawa-gawa lang. I-re-remind ko po sa inyo, binaba po ni Alden yung mic nang binati niya si Mengay. Ibig sabihin niyan, hindi po yung taong nasa harap niya, hindi po yung taong nasa likuran niya. Si Mengay po ang binati ni Alden. Pero kumbaga to, wala naman pong pilitan eh. Hindi naman ako namimilit. Gusto ko lang po ipakita sa inyo, patunayan sa inyo na itong Mother's Day, marami po talaga mga video na magpapatunay na kumbaga yung relasyon nila Mengay at Isoy ay totoo. Di po ba? Siyempre, mga Kaldab, maraming magre-react, maraming magsasabi na ako, mag-move on na kayo, Mr. Destiny. Kumbaga, tapos na yan. Matagal na yan. Okay lang, mga Kaldab, di po ba? Basta nga sa akin lang po, gusto ko updated po kayo. Gusto ko sa mga mami, sa mga titas na nalulungkot, na mga nagdududa, mga hindi naniniwala. Ito na po yung pruweba ko, di po ba? Hinahanapan ako ng resibo. Ito na po, kayo na po bahala mag-react dito. Kayo na rin po bahala mag-komento kung sino nga po ba yung paniniwalaan ninyo. Kung sino nga po ba ang sa tingin ninyo nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng fake news. Di po ba? Ganun lang naman po kasimple. Basta ako, kung ano lang yung trending, kung ano lang yung latest, yan lang naman po yung ibabalita ko. Di po ba? Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Marami ngayon na nagtatanong na kung tape nga po ba ang Eat Bulaga o hindi. Mahirap pong sagutin yan, mga Kaldab, kung live o hindi. Kasi nagawa na po ito ng GMA eh, o ng Eat Bulaga. Kaya paminsan-minsan hindi ka na rin maniniwala eh. Di po ba? Sila rin naman kasi gumawa niyan eh. Sila rin naman po yung nagpaasa na sinabi nilang live yung pala tape. Di po ba? Eh kung nasa Singapore nga po si Mengay nung May 18 tapos umaga, siguro mga Kaldab, mapapaisip ka rin, di po ba? Para lang po sa kalaman ng lahat. Para lang po sa mga nagtatanong at nagdududa. Depende pa rin po sa inyo yan. Kasi kahit sabihin ko tape yan, may maniniwala po ba? Nakalagay po kasi sa GMA na live siya. Di po ba? Kaya depende na lang po ito, mga Kaldab. Pero sabi ko nga po sa inyo, si Alden wala namang pong ganap ngayon eh. Si Alden,
lahat ng mga kaganapan niya wala po ngayon. Kaya nga po hindi nagngangawa itong si Christopher Mine. Di po ba? Real talk, kapag may mga ganap kay Alden, talagang nagre-reacto. Sa totoo lang mga ka-Aldab, sino po ba si Christopher Mine para padalhan ng sulat tawagan ni Alden Richards? Isa lang naman po itong taong kulang na kulang sa pansin. Itong taong to na hindi mo alam kung ano nga po ba ang gusto niyang gawin. Di po ba? Pagkatapos niyang siraan si Alden, yung mga nakapaligid naman kay Alden. Eh siya nga po wala naman po na iambag kay Alden Richards eh. Ni hindi naman po niya to pinromote. Hindi niya naman to tinulungan. Bagkus binas niya pa nga po ito eh. Tapos may mga pasakit na ganyan. Di po ba? Nagpapaniwala siya sa mga taong kumbaga ginagawan lang ng issue o baka nagbabayad po sa kanya para lang pag-usapan, para lang maging trending. Di po ba? Ngayon, mga Kaldab, gagamitin na naman po nila Mr. Spotted, ni Ibiang, si Mengay. Dahil nilabas na naman po yung pelikulang Topak. Yan po ba yung walang motibo? Yan po ba yung masasabi nyo na hindi ginagamit si Mengay? Sunod-sunod po ngayon ang pagpopromote. Sunod-sunod din po ang mga lumalabas na issue. Keso ganito, keso ganyan. Di po ba? Totoo naman po eh. Lumalabas lang po yung mga update nila kapag may po-promote sila. Lumalabas lang po yung tunay na ugali nga po na mga Armin on nila Ibiang at ni Mr. Spotted. Tapos papagtanggol nga po ni Christopher Mine na hindi naman daw po ginagamit o never naman po raw nanggagamit si Ibiang. Naniniwala po ba kayo doon na si Ibiang hindi daw ginagamit si Mengay? Yan po yung sabi ni Christopher Mine na kumbaga sikat na si... Saan nga po ba sikat si Ibiang? Ano nga po ba yung kasikatan niya? Na hindi naman po ito na-interview eh. Na hindi naman po ito pinag-uusapan po sa TV5. Tapos sasabihin nila sikat. Tignan niyo po yung Katleya. Ano po ba? Black screening po ba? Malaki nga po ba kinita? Etong Topak, ang partner niya dyan, si Julia Montes. Kumita po ba? Lugi nga po yung producer, kaya nga po ganito yung ginagawa nila. Gumagawa sila ng ingay para matumbasan yung lahat ng mga binayad po ng producer dyan sa pelikula. Kaya nga po ito eh, pag hindi ito nag-click, wala na po. Real talk to ha. Sa susunod mga ilang buwan, wala na po. Wala na pong pelikula na mapapanood kay Mr. Spotted. Although sabihin ko na, Mr. Destiny, humakot naman siya ng karangalan eh. Naging best actor siya, naging ano siya, etc. Marami siyang nakukuwang award. Although nandun na tayo, bakit po si Joey De Leon? Bakit po si Tony Gonzaga? Hindi po ba yung teacher? Ang daming award na nakuha ah. Ang problema, producer, lugi. Hindi po ba? Hindi umabot yung gusto niyang target. Yung malaking pera na inilabas niya, hindi bumalik. Para lang po sa kakalaman ng lahat, maraming award na nakuha po yun, ha, yung teacher. Ha. Kaya lang yung mga nanood, yung mga nagbayad ng ticket, wala eh. Hindi po ba? Saan naman kukuha po ng budget o ng pera yung producer? Hindi naman po pwedeng pag nanalo ka ng award, bibigyan ka ng million. Pag nanalo ka ng bagong award uli, yung best movie mo, bibigyan ka ng pera. Babawiin lahat ng mga nagastos mo, ibabalik. Hindi po. Hindi po ba? Well, may kanya-kanya tayong opinion, mga Kaldab. Ang sa akin lang po, gusto ko, maging aware din po kayo sa mga nababasa ninyo, napapanood po ninyo, at nababalitaan po ninyo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.